O yan, nakita natin. Saglit lang nilang binasag yung kompretong yan dahil nga may dala kami jackhammer. Kung ito ba, mamanumanuhin, napakahirap nito. Matigas to, matigas. Sintigas ng puso mo. Pag nakaganyan ang posisyon, dudumugin. At saka kung sakali, pag nabuntis ka, hindi mo alam kung sino magiging ama. Hindi mo makikita eh. Katubo, it's Monday, nalunisan kami, ang daming trabaho. Tatlong leak. O bago, wala pa si Baldo ngayon, dadalawa lang sila, kaya mapapalaban tong tropa. Tara, samahan niyo ako. O ayan mga katubo, sa dami ng trabaho namin ngayong Lunes, dadalhin namin tong aming jackhammer at saka itong genset dala na. Dahil puro concrete yung babasagin namin doon. Eto, ready to go si Brian. At nakakarga na lahat ng mga gamit. Ang dami silang papakpakin yun, napakadami. Tatlo yata yun. Oh, good morning. Nandito nga tayo ngayon sa Bukal 3. Ito yung unang leak. Ito yung nandito. Yan. Uhukayin nila yung babakbakin niya. Ano ba ang plano niyong bakbakin itong bagong simento? Sige. Kaya dinala ang jackhammer para yan gamitin. Hindi kasi kaya ng tropa yan na manumanuhin. Kaya ang gagamitin ito ng jackhammer. Hindi pwedeng hindi. Hindi pa nahanap ni Brian yung kung nasa talaga nagmumula yung leak. Pero ito, sigurado kami dito na sa tapat na to dahil ito na gawa na dati eh. Sa wakas, nahanap na rin ni Brian ang leak. So may adapter tayo dyan. Inaayos na. O yan, nakita natin. Saglit lang nilang binasag yung kompretong yan dahil nga may dala kaming jackhammer. Kung ito ba, mamanumanuhin, napakahirap nito. Matigas. Sintigas ng puso mo. O yan, nakarating yung isang operator namin. Nag-report, meron na naman palang leak na nakita sa Bukal 4. Dagdag na naman sa trabaho ngayon, kaya pupuntahin sa Nery ngayon. Bibisitahin, talagang nalunisan kami. Yung leak pala na pag-alaman ni Brian, na sa saddle lang pala nang gagaling yung leak. Kaya mangyayari nito, talagang uukay namin at magsasara kami ng gate valve. Dahil kung hindi kami magsasara ng gate valve, may hirapan nilang i-repair to dahil malakas ang pressure. Kaya kailangan walang tubig. Kaya mamaya may baka dito sa Bukal 3. May magreklamo na naman dito na walang tubig at walang abiso. Pag emergency leak kasi, ang nangyayari, wala na kaming abiso dahil kasi biglaan eh. Pag malakas ang pressure dito, talagang minsan hindi kayang pigilin eh. Kaya kailangan binabaloktot yung P-tubing. Brian, ito yung gate valve namin dito sa Bukal 3. Ito ay pinipigil muna bago namin gawin yung leak dahil para hindi sila mahirapan.
Ito nga pala ang pinipigil nito, yung galing sa Bukaldos na supply. Yung galing doon, ayan, Pakanluran. Yan ang galing Bukaldos. Para hindi agad makapasok dito. Para hindi makapasok dito yung pressure na galing doon. Para mapigilan. Yun, kaalis lang ni Brian. Yung isang gate valve din, nasa Bukal 4, sasaraduhan niya rin. Para yun na masupply ng pump 2 na galing sa Bukal 4, hindi makapasok dito sa 3. Kaya for sure, mawawala ng tubig dito sa Bukal 3 ngayon. Yan. Diyan magsisimula ang problema. Tatawagan siguro si Lucknowy doon na bakit walang tubig. Ayan, nakakahiya. Si Brian pang bumili lang ano, na maiinom namin. Naunahan niya ako. Dapat ako bibili nito eh. Napatay na ni Brian yung dalawang gate valve. So, mas madaling gawin ang itong leak na to kapag walang pressure. Kaya yan. Oh, so bago maboringan kayo, eto. Meron tayong halftime show. Let's go. Okay, cut, tama na. Baka masyadong sumikat. Tama na. Yun lang yun. Ayan, nakikita niyo yung ginagawa ni Nelson. Yan, napakahirap talaga ng trabaho ng maintenance. Kaya ito sa mga ganito, hindi rin pwede ang babae dito. Dahil kasi, pag nakaganyan ang posisyon, dudumugin. At saka kung sakali, pag nabuntis ka, hindi mo alam kung sino magiging ama. Hindi mo makikita. Ayan, nakuha na ni Nelson yung ano, sa tagal lang itinuwad niya dito, nakuha niya na yung saddle clamp. Ito yung saddle clamp na D4. D4 yung diameter nito. Yung kalahati nito, nandun, naiwan. Ayan, nakuha na yung kabiak ng saddle clamp. Ito, papaltan to. Papaltan to ng bago. Ito yung ipampapalit. Yan, ito. Mas bago na. So, yan yung ginawa nila. Ginalawa nila Brian na yan. Yan. Kita nyo yan. Yung sinalpak na yan. Yan ang salpak solution. Yan, ginagawa kasi yan kapag ano, pag may pressure pa yung ano, yung tubo, dahil kasi hindi agad basta-basta nawawala ang pressure dahil kasi off-peak ng gamitan ngayon. Kahit sarado yung parehong gate valve. So, yung malunggay na yan, yung malunggay yan, available yan sa pinakamalapit na malunggay 3. Yan, yan ang ginagawa nila. Yan, naisalpak na yung saddle clamp. Ang gagawin naman nila ngayon, hihigpitan na lang yung saddle clamp, tapos lalagyan ng adapter, then ikaka-plug. Tapos na yung trabaho pag ganito. Okay na yan. Pag natapos to. Ito naman ang hindi na iiwasan, yung pagbalik uli ng tubig pag nagre-repair. Kaya yung mga yan, itong mga maintenance namin, ito magagaling to sa mga kapaan. Yan, ganun, expert yung mga yan. Kaya yan, kayo dyan, yung mga nangangailangan na magpakapa na kayo dito, available tong mga to. Yan, yung ginagawa ni Nelson yan, iniikpitan niya yung end plug dyan sa, na ikinabit sa saddle clamp. So, yan, ginagawa yun talaga pag yung ano, pag yung malapit na matapos at saka talagang ito nililimas ang tubig yan para to ensure na talagang wala nang leak. Then pagkatapos yan, pag wala na talagang leak, na hindi wala na nakita, lalagyan na yan ng lupa, ibabalik yun yung backfilling yung lupa. Then pagkatapos nun, pwede nang simentohin. Okay na yan. So tapos na yan. Okay, time check, it's 10:30. Approximately 2 hours nila natapos yung leak na yun. Eh, yun naman, iniwan ko na sila dahil marami, may madadali lang naman yung ibang natira eh. May mga leaks pa natira, pero iniwan ko na. Kasi, papakita ko lang sa inyo kung paano inaayos yung mga leak. Oh, nakabili ka rin ako sa opisina. Kaya nga din pala nila sinasagawa yun, yung pagre-repair na yun. Eh, para mabawasan yung NRW. Yung NRW stands for non-revenue water. Yung non-revenue water, yung hindi pinakikinabangan na tubig pag na-produce ng water district. Yung kasing NRW, maraming napupunta na percentage dun sa mga leak, kaya yun talagang inaayos namin agad-agaran. Sige, bago ako magtapos, shoutout nga pala kay Kapitenyo Top Boy TV. Panoorin nyo rin yung mga videos niya, ha? Salamat nga pala dun sa mga advice mo para makapunta ng 1K subscribers. Thank you. So, hanggang dito na lang. Salamat. See you next time! Ano? 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 Ano?
pa, napapapaan.